maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang Korean inspirational film na pinamagatang Shark the Beginning. Now sit back and enjoy the movie. Sa unang eksena, pinakilala ang isang boksingero na nagngangalang Jong. Malapit na siyang maglabimpitong taong gulang, ngunit isa na agad siyang prominenteng boksingero sa Korea. Isang gabi, nasasabik na siyang umuwi pagkatapos na manalo. Naghanda ng isang sorpresa ang kanyang pamilya at hindi na siya makapaghintay na makita ito. Subalit pagdating sa bahay, natagpuan sila ni Jong sa sahig na puno ng dugo. May umatake sa kanya mula sa likod at sinubukan din siyang patayin. Ngunit bilang isang bihasang boksingero, nilabas ni Jong ang kanyang galit sa killer hanggang sa mapatay niya ang lalaki. Makalipas ang 2 taon, ilang mga kalalakihan ang nakikinig sa balita tungkol sa pagkakakulong ni Jong. Ang taong napatay niya ay magnanakaw, ngunit dahil ginamit niya ang kanyang kakayahan sa boxing, itinuturi itong isang pag-atake at hindi pagtanggol sa sarili. Sa makatwid, ang binatilyo ay pinadala sa bilangguan para sa pagpatay. Nakaupo sa harap ng klase ang isang mahiyaing estudyante na nagngangalang Lee. Labis siyang nabuli sa dati niyang paaralan na naging dahilan ng kanyang pagkabahala. Ngunit pagkatapos na lumipat, nagkaroon siya ng ilang bagong kaibigan at nakabalik na sa landas ng kanyang buhay. Dumating ang guro at kinakilala ang bagong estudyante sa klase. Siya ay isang boksingero na nagngangalang Kim na pangunahing bully sa dating paaralan ni Lee. Nanginginig sa takot si Lee nang makita si Kim. Bumalik sa kanya ang lahat na nakakatakot na alaala sa dating paaralan. Nang umalis na ang guro, binugbog ni Kim ang ibang mga bully upang ipakita ang kanyang pagiging dominante. Nilapitan niya din si Lee at sinimulan siyang hampasin ng walang dahilan. Isang babae ang nagtanggol kay Lee at tinulak palayo ang bully, ngunit sinaktan din siya ni Kim. Sa unang pagkakataon, pinigilan siya ni Lee at nagmakaawang lubayan ang kaibigan. Agad niya itong pinagsisihan dahil siguradong tuturuan siya ng leksyon ni Kim. Upang ipagtanggol ang sarili, kinuha ni Lee ang isang ballpen. Hinamon siya ni Kim na gamitin ito at sa sandali ng pagpapanik, sinaksak siya ni Lee sa mata. Sa sumunod na eksena, inakusahan sa korte si Lee ng tangkang pagpatay. Dahil sa sobrang takot niyang magsalita laban sa bully, dineklara siyang guilty at hinatulan ng 2 taong pagkakakulong. Pagkatapos nito, inaresto ang kawawang bata at pinasakay sa bus na puno ng batang kriminal. Nagkataong nandun din si Jong at pinayagan siyang umupo sa tabi ng boksingero. Sa pagtatapos ng araw, ang lahat ng mga bagong dating ay inilagay na sa kani-kanilang mga selda. Nakipagkaibigan si Lee sa isang magnanakaw na may pangalang Min. Pareho silang nakatalaga sa parehong selda kung saan pinapaliwanag ng isang lalaki ang hierarkiya ng mga bilanggo. Merong 3 pangunahing pinuno, si Chu, si Jun, at si Han. Si Chu ay mabuting lalaki na pumipigil kina Jun at Han na saktan ng ibang preso ng walang dahilan. Ngunit kamakailan lang, nagtulungan sina Jun at Han laban kay Chu upang makulong ito sa isang solitary confinement. Simula noon, pinamunuan na nila ang kulungan, inutusan ang mga bilanggo at binugbog ang sinumang gusto nila. Gayunpaman, ang pangunahing hari ng bilangguan ay si Jong. Siya ang pinakamagaling na boksingero sa mga bilanggo, kaya naman kahit sina Jun at Han ay natatakot sa kanya. Sa kanilang unang araw sa bilangguan, nanunood sina Min at Lee ng football match nina Jun at Han. Nang masaktan ang 2 manlalaro, inutusan ni Han ang 2 na sumali sa laro. Ayaw nilang magkaroon ng gulo kaya sumali na lang sila sa kanilang ginagawa. Halos hindi gumagalaw si Lee dahilan sa paghina ng kupunan ni Han. Dahil sa takot na maparusahan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinipa ang bola, ngunit hindi sinasadyang natamaan sa itlog si Jun. Bumagsak ang bully sa lupa dahil sa sakit at ito'y galit na galit. Nang makarecover, inaladkad ni Jun si Lee sa isang liblib na lugar. Nagpaalala ito sa kanya ng panahong binubuli siya sa paaralan. Nanginginig siya sa takot at nagmakaawa ngunit walang nakikinig sa kanya. Bigla nilang nakasalubong si Jong at umarte na parang walang ginagawang masama. Narealize ni Lee na kahit ang mga bully ay natatakot sa kanya. Nang makakuha ng pagkakataon, tumakbo siya kay Jong at humingi ng tulong sa lalaki. Wala siyang pakialam sa paligid ngunit nang makitang nagmamakaawa si Lee, nagpasya siyang tulungan ang bata. Sinubukang lumaban ni Jun ngunit napatumba sa lupa ng isang suntok. Nabigla si Lee dahil hindi pa siya nakakakita ng taong walang takot. Habang sila'y nasa klase, hindi mapigil ang mapatitig ni Jun kay Lee at determinado itong turuan siya ng leksyon. Sa sandaling yun,
Pinalabas si Lin ang isang gwardiya upang makipagkita sa isang bisita. Ang bisita ay walang iba kundi si Kim. Tuluyan na siyang nawala ng paningin sa nasaksak na mata na tumapos din sa karir niya sa boxing. Bukod dito, nasuspindi siya sa paaralan at nakatira ngayon sa lansangan na walang pera. Sinisisi niya ang lahat kay Lee at hindi na makapaghintay sa paglabas niya sa bilangguan. Paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya si Lee. Natatakot siyang harapin muli ang bully, ngunit desidido si Kim na patayin siya balang araw. Nang sumunod na araw, napansin ni Lee si Jong na nagsasanay sa labas ng gusali. Kanyang na-realize na meron siyang 2 taon para magsanay kung ayaw niyang mapatay ni Kim. Sa panahon ng reses, pinuntahan niya si Jong at hiniling na turuan siya ng self-defense. Noong una, tumanggi si Jong dahil baka gamitin ni Lee ang kaalaman para maging bully tulad ng iba. Ngunit pinaliwanag ni Lee na siya'y pagod na sa madalas na pagiging biktima. Nagmakaawa siya dahil ayaw niya nang tumakbo mula sa kanyang takot. Natutunan ni Jong na si Lee ay kawawang bata at alam niyang hindi nito sasamantalahin ang lakas kapag siya'y sinanay. Upang subukan ang kanyang tibay, inutusan niya si Lee na tumakbo ng 100 laps sa loob ng 40 minuto. Magsisimula lamang ang pagsasanay kung magagawa niya ito. Nagsimulang tumakbo si Lee at hindi nawala ng bilis kahit na hindi siya sanay. Habang ito'y ginagawa, naalala niya kung paano siya pinagtitripan at binubugbog ng grupo ni Kim. Napaihi siya sa sobrang takot habang patuloy na binubugbog ng mga bully. Nagbigay ito sa kanya ng inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa pagtakbo. Sa mga huling laps, halatang nahihirapan na siya sa pagtakbo. Hiniling ni Jong na huminto na siya, ngunit kinumpleto ni Lee ang lahat na laps at napasigaw sa pagod. Kaagad siyang nawala ng malay at kailangang tulungan ni Jong. Naiintindihan na ngayon ng boksingero na talagang nangangailangan ng tulong si Lee. Kaya naman, nakiusap siya sa warden na ilipat si Lee sa kanyang selda. Tagahanga siya ni Jong sa boxing at alam niyang hindi masamang tao si Jong, kaya naman pinayagan niyang manatili sila sa iisang selda. Sa sumunod na eksena, naghanda na si Lee sa unang araw ng pagsasanay. Pinagawa siya ng push-up ngunit sobrang pangit ng kanyang forma, kaya napabuntong hininga na lang si Jong. Samantala, nagsasanay din si Jun at nagplanong kunin si Lee kapag hindi niya kasama ang boksingerong bodyguard. Nagplano ang grupo na gawing target ang kaibigan niyang si Min upang ilayo si Lee kay Jong. Araw-araw na masumihirap ang pinapagawang pag-iensayo at pinipilit naman itong sabayan ni Lee. Sa kanyang palagay ay masyado siyang nagsasanay, ngunit nabigla nang makita ang aktwal na pagbabago sa kanyang katawan. Sa panahong ito, nabuo sa kanilang 2 ni Jong ang isang tunay na pagkakaibigan. Sa labas ng bilangguan, madalas na nakikipag-away si Kim sa ibang mga gangster. Isang gabi, pinatumba niya ng mag-isa ang isang buong grupo na nakakuha ng atensyon sa isang pinuno ng gangster. Sa paghanga sa kakayahan ng bata, inalok niya si Kim ng posisyon sa kanyang gang at maraming pera. Tumanggi si Kim noong una dahil ayaw niyang maging utusan. Binastos niya pa ang gangster at nasampal bilang resulta. Binigyan siya ng huling pagkakataong sumali sa gang kung saan siya'y sasanayin at bibigyan ng sweldo. Tinanggap ni Kim ang alok at nagsimulang magtrabaho para sa kanya. Nang sumunod na araw, magkasama si Namin at Lee habang nananghalian. Habang sila'y nag-uusap, kanilang nalaman na malapit nang mag-18 si Jong at ipapadala na sa bilangguan ng matatanda. Kung siya'y aalis, wala nang magliligtas kay Lee mula kay Jun, kaya dapat siyang maging mas maingat sa kanyang paligid. Tinanong niya si Jong kung aalis na ba talaga siya sa kulungan. Kinumpirma ito ni Jong at inutusan siyang mag-focus sa kanyang pag-iensayo. Nakatitiyak na magiging mag-isa si Lee balang araw at mas mabuti kung masisimulan niya na ito sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, binubuli si Min ng 2 kampo ni Jung. Tinuloy nila ang paghampa sa lalaki, ngunit pinigilan sila sa kalagitnaan ni Lee. Inutusan siya ng mga bully na tumingin sa ibaba kapag nakikipag-usap sa kanila. Ngunit nang tumanggi si Lee, bigla siyang inatake ngunit sa pagkakataong ito, madali niya nang naipagtanggol ang sarili. Nalaman ni Jun ang nangyari at nanginig siya sa galit. Inutusan niya ang kanyang mga alipores na dalhin sa kanya si Lee. Natakot ang mga tauhan kaya nakiusap sila kay Lee na tulungan sila. Umayag si Lee at nakipagkita kay Jun sa lihim na tagpuan. Bago pa makapagsalita ang bully, humingi ng tawad si Lee sa pananakit niya sa kanyang mga tao. Kanyang pinaliwanag na una nilang sinaktan si Min na siyang dahilan kung bakit niya pinagtanggol ang kaibigan. Ang paghingi niya ng tawad ay mas lalo pang nagpagalit kay Jun. Nagsimula ang isang laban sa pagitan ng 2 at kitang-kita ang progreso ni Lee sa kanyang mga suntok.
Magkapantay na sila ng husay at lakas, ngunit napatumba siya ni Jun sa huli. Akala ng lahat na tapos na ang laban hanggang sa tumayo muli si Lee at naghanda para sa second round. Agad siyang nakalamang sa laban at nagpatama ng magkakasunod na suntok sa kalaban. Natigil lang ang laban nang dumating si Jong at kinigilan si Lee. Naglakad sila palayo na merong pride at siguradong wala nang manggugulo kay Lee. Samantala, kinikilala na si Kim bilang isang malupit na gangster. Natutunan niya ang malupit na pamamaraan ng gang at masaya dahil nabigyan siya ng pagkakataong gawin ang kanyang gusto. Sa sumunod na eksena, nagsanay si Lee at Jong sa huling pagkakataon. Muntik nang masuntok ni Lee ang mukha ni Jong. Dahil dito, natapos na ang pagsasanay at oras na rin para umalis si Jong. Bago siya umalis, pinaliwanag niya kay Lee na ang isang pating ay dapat na palaging gumagalaw upang hindi ito lumubog. Pinayuhan niya si Lee na maging parang isang pating at nagpaalam na sa kaibigan. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, si Chu ay nilabas na mula sa solitary confinement. Dahil sa kanyang presensya, nakatitiyak na mababawasan ang gulo. Noong araw ding yun, inamunihan si Lee sa isang laban. Pinangako niyang ititigil na ang pambubuli sa bilangguan kung mananalo si Lee. Nagpa siya silang magkita sa likod ng bodega sa loob ng 5 araw para sa laban. Kinalaunan, dumating si Kim upang makipagkita kay Lee. Narinig niya ang balita tungkol sa pagsasanay ni Lee at kung gaano siya lumakas sa nakaraang taon. Imbes na mag-alala, nasasabik pa siya dahil magiging mas kawili-wili ang laban nilang dalawa. Sa sumunod na eksena, naglaban si Lee at Han sa harap ng lahat. Pareho silang magaling ngunit laban sa husay ni Lee kahit si Han ay hindi rin nagtagal. Kinalaunan, natagpuan sila ng mga gwardya at inilagay sa solitary confinement. Pinakawalan din silang tatlo pagkaraan ng ilang araw. Tinanggap ni Han ang kanyang pagkatalo at nangakong hinding-hindi na manggugulo ng kahit na sino. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ng mga pinuno ay nagsimula na magkasundo. Wala nang away sa kulungan at ang lahat ay nakikipagkaibigan sa kapwa preso. Lumipas ang 2 taon at oras na para palayain si Lee. Naghihintay sa labas si Kim para turuan siya ng huling leksyon. Tinanong niya si Kim kung bakit galit na galit siya sa kanya, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Nagsimula ang huling laban at nahirapan ang 2 makapagpatama ng suntok sa bawat isa. Hindi nagtagal, nakuha ni Kim ang kalamangan at patuloy siyang sinaktan katulad noong sila'y nasa paaralan. Nang si Lee ay nanghihina na, naalala niya ang komento ni Jong tungkol sa mga pating at bumangon. Gamit ang panibagong motibasyon, inatake niya ang bully at tinalo ito gamit ang espesyal na suntok na tinuro sa kanya ni Jong. Lumayo na siya pagkatapos at iniwan na ang sugatang si Kim. Sa huling eksena, binisita ni Lee si Jong sa bilangguan at nagpasalamat sa lahat na tulong na kanyang binahagi. Pinaalam niya din sa kaibigan na nakakita siya ng nagpapahingang pating kung saan pabirong sumagot si Jong na ito ay patay na. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.